Sabi niya, yung hindi naniniwala, makipag-isa amin, magsisi. Pagkatapos magsisi, sawayin natin ang bagyo. Alam po ni mga minamahal, with the seconds, mga kapatid, iginto yung ulan at bagyo. Huh? Grabe mga minamahal! Isang ilang segundo lang, hinto yung mga minamahal yung bagyo at ulan. Labas kami, tingnan namin, litaw ang buwan, mga kapatid. Huh? Grabe mga minamahal, kaya ibig sabihin, siya ang the end time prophet, ang ating minamahal po natin malapastor. Pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan po mga minamahal ay isa sa lamang sa mga nakita ko, mga kapatid, na sa kanyang panalangin, yan po ay pinapakinggan ng Diyos. Amen? Ay sa atin, pinapakinggan naman po tayo. Amen? Pinapakinggan naman po tayo sa unat dalangin ng taong linangisan ng Diyos, mga minamahal. Kaya puri ng ating pinakamahal na Panginoon. Mga kapatid, pag-aralan po natin mga minamahal sa hapong ito, mga minamahal, yung pagtaas ng kamay. Amen. Yung itinataas po natin yung kamay, mga minamahal, pag itinataas po natin ang kamay, mga minamahal, maraming pagpapala yung ating natatanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, yung iba, kapag sinabi natin itaas ang kamay, minsan mga minamahal, sabi nila, huh? Ganun lang. Ayaw nilang itaas ang kamay, mga kapatid. Pag itinas nila, ganun lang. Yung iba natin na obserbahan, ganun. Bakit? After ng pagpapala. Pag nalaglag daw, saluka agad nila. Mali, mga minamahal. Mali. Kinakailangan itaas ang kamay, talagang taas talaga. Amen! Taas talaga ang kamay, mga minamahal. Kaya, may akong nakita. Ang kamay, ganito. Pag mayroon malaglag daw, masalo nila. Pero hanggang sa tagal, hindi nila nasasalo yung pagpapala. Bakit? Maling pagtaas ng kamay, mga minamahal. Amen? Pero tayo, mga kapatid, dito, mapapatunayan po natin ang pagtaas ng kamay, isang pagpapala pala, mga kapatid. Buksan po natin ang ating malang sunatan dito po sa Exodus, Kabanatang 17, ang talatay 11 hanggang 12. Exodus. Dito po tayo sa aklat ng Exodus, kapitulo 11, talatang 17, 11, 12. Dito po tayo sa aklat ng Exodus, kapitulo 11, talatang 17. Kabanatang 17, ang talatay 11 hanggang 12. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po tayo sa aklat ng Exodus, kapitulo 17, talatang 11 hanggang 12. Amen. Praise the Lord. At nangyari, pagka tinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang binababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Amen. 12. Datapwat ang mga kamay ni Moises ay nangalay, at sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kaniyang inupuan at inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay, ang isa sa isang dako at ang isa sa kabilang dako, at ang kanyang mga kamay ay nalagay sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Napakalaga pala ng pagtaas ng kamay, mga kapatid. Amen. Napakalaga pala ng pagtaas ng kamay. Sapagkat dito po, mga minamahal, makita po natin kung paano po sila nakikipagdigma ang Israel, mga minamahal, sa Amalek, mga minamahal. Habang nakataas ang kamay ni Moises, nananaig sila. Kaya habang, mga minamahal, nangangalay yung kamay ni Moises, mga kapatid, natatalo sila sa pakikipagdigma. Amen. Kaya ganun din sa kapatiran. Amen. Pag mayroon pagsubo, nakaganoon na lang, talo. Talo, mga minamahal. Pero yung kapatiran, mga minamahal, na nakataas ang kamay, laging panalo. Sapagkat, mga minamahal, yung kanilang mga pagsubo, yan ay nawawala sa kanila. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya kinakailangan pala, mga minamahal, pagtaas ng kamay, taas ka ta ng kamay. Amen. Hindi yung taas ng kamay. Pag sabi ko, sinong gustong maging choir? Taas ng kamay. Ang choir ay 10 days ang fasting. Kung gaano kasimbilis ng angat,
mas mabilis pa yung pagbaba. Huh? Meron akong tinanong, sabi, sinong gusto maging kuwan? Grabe, taas ang kagad ng kamay. 10 days ang fasting. Di pa ako nakakatapos ng 10 days fasting, nakababa na yung kamay. Huh? Akala ko, totoo na mga minamahal yung pagtaas ng kamay. Iman! Iman! Huwag tayong patalo, mga kapatid. Kinakailangan, mga minamahal, lagi nakataas ang kamay para po tayo ay laging magtagumpay. Iman? Iman? Di ba natin napakinggan po natin, mga minamahal, dito po? At nangyari pagka itinataas ni Moises, ang kanyang kamay ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang ibinababa ang kanyang mga kamay, ay nananaig ang Amalek. Datapwat ang kamay ni Moises ay nangalay at sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba. At kanyang inupuan at inalalayan si Aaron, inalalayan ni Aaron at ni Hor ang kanyang mga kamay. At ang isa'y sa isang dako at ang isa'y sa kanilang dako at ang kanyang mga kamay ay namalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. So dito po mga minamahal, nangalay. Nangalay yung kamay, mga kapatid. Kaya para po sila mga minamahal ay patuloy magwagi sa kanilang pakikipagtunggali, pakikipagdigma, inalalayan mga minamahal ni Aaron at saka ni Hor. Ganon din po tayo mga minamahal. Iman. Para po tayo manatili mga minamahal sa pagtatagumpay, mga kapatid, sapagkat ang ating minamahal at ginagalang po natin mga pastor, mga minamahal, ay siyempre tagal na mga kapatid sa kanyang panalangin, kailangan may kaagapay din po siya. Iman. Kinakailangan may kaagapay din po sila. Tayo rin, mga minamahal, ay nakataas yung ating kamay, mga minamahal, upang tayo po ay magwagi, mga kapatid. Upang tayo po ay magwagi. Kaya kinakailangan, nakataas ang ating kamay. Amen? Hindi yung mga minamahal na pagtaas ng kamay. Minsan, mayroon nagtataas ng kamay, tinatakpan yung mata, tinatakpan yung mukha. Oh? Alam po natin, mga kapatid, ang pagtaas ng kamay ay napalaking bagay. Amen? Oh? May kapatiran tayo, mga minamahal, grabe yung kanyang problema. Ay, tinaas ang kamay, nanalangin sa Diyos, nagsisi. Pagkatapos magsisi, mga kapatid, on the spot, nawala yung kanyang nararamdaman at pagsubok. Oh? Kaya ganun pala yun, mga minamahal, ang pagtaas ng kamay, mga minamahal, ito po ay palatandaan para tayo ay nagtatagumpay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Oh? Isa-isa namang pangyayari, mga kapatid. Isa namang lugar, mayroong kapatiran po tayo. Nakasakay ito sa jeep, mga minamahal. Nakasakay sa jeep. Listen, abang siya nakasakay sa jeep, mga minamahal. Di, akala ng mga nandoon, ay mga pasayro sumakay, mga minamahal. Akala nila pasayro. Nung puno na, mga kapatid, yung jeep, kaagad-agad, nagsabi yung mga hold up. Hold up to. Itaas ang mga kamay. Mga minamahal, may kapatiran po tayo, hindi nagtaas ng kamay. Ang kanyang binanggit, Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Ang sabi ng mga lapir, huwag kang maingay, hindi ka kasali rito. Oh. Mayroon pagkakaiba, mga kapatid! Mayroon pagkakaiba, mga minamahal! Yung huldapir, sasabihin, itaas ang kamay. Eh, hindi nagkamay yung kapatiran po natin. Bakit? Ay, pag nagtaas ka ng kamay, ibig sabihin, sumusuko ka sa kanya. Huh? Kasi ang pagtaas ng kamay, pagsuko po yun, mga minamahal. Hindi siya nagtaas ng kamay. Ang sabi, Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Brad, huwag kang maingay, hindi ka kasali rito. Pagbaba, mga minamahal, ng mga holdapir, mga kapatid. Brad, kasama ka noon, ha? Kasama ka ng mga holdapir na yon. Sabi ng kapatiran po natin, huwag kayong maniwala na ako'y kasama. Hindi, maniwala ako kasama. Bakit hindi ka kinunan? Sabi ng kapatiran po natin, sige, dalhin niyo ako sa presinto, sa barangay, dalhin niyo ako. Dinala, mga minamahal, sa barangay, mga kapatid. Sabi na, ho, hindi ako kasama doon sa ano, ng mga holdapir na yon. Para mapatunayan ko na hindi po ako kasama, sumama po kayo sa akin. Ako'y magbabayad ng aking jeep na inulugan sa Sarao. Oh? Hindi sila makapaniwala, mga minamahal, kaya ang sabi ng kapatiran po natin ito, sumama kayo sa akin at ako'y magbabayad ng aking inulugang jeep sa Sarao. Oh? Kilala po natin ito, mga minamahal. Ang kanyang asawa, beloved workers, makin siya, preacher din ito, mga minamahal. Oh, isipin mo yun, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, may takdang panahon ng pagtaas ng kamay at mayroon takda rin na hindi pwede kang tumaas ng kamay. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon.
Kaya pag sinabing, hold up to, itaas ang kamay, huwag kayong tumaas ng kamay, mga kapatid. Ang tinataasan ng kamay, ang Diyos. Amen. Ang Diyos ang tinataasan ng kamay. Tingnan mo mga minamahal, si Moises. Grabe, ngalay na po siya. Pag tinaas niya, panalo sila mga minamahal. Pag ibinababa, sapagat ngalay na. Ang naisip ng dalawa, umakyat sila mga kapatid. Hinawakan ang kamay. Lagi po silang panalo. Nagtagumpay sa pagkikipagdigma. Katulad din natin mga kapatid, makita po natin sa mga kapatiran. Makita mo sa mga kapatiran mga minamahal, pag nakataas ang kamay, grabe, mainit po silang mga Kristiyano. Amen. Makita mo yung Kristiyano hindi na mainit. Ano na lang. Minsan mga kapatid, pag nagtaas ng kamay, sa bulsa na. Sa bulsa na. Inaapuhap na yung kanyang ipagkakaloob na maliit. Ginaganon-ganon na. Hindi na makataas kasi inaapuhap na yung pagbigay na maliit kasi talunan na kasi mga minamahal. Pero yung mga mainit na Kristiyano mga minamahal, pagtaas ng kamay, iniisip po nila mga minamahal, pagpapalain na naman sila. Amen! Huh? Bakit? Yung mga Kristiyano kasi mga batid na talagang matatapat, sa kanilang bahay pa lang, nakasipti na, nakahiwalay na yung kanilang 10% at handog sa ating pinakamahal na Panginoon. Huh? Pero yung malamig, sabi niya, pagdating, dito na ako magbibigay. Ipuhipuin ko saan, ay pinakamalit dito. Huh? Ganun, mga minamahal, kaya kinakailangan talaga mga kapatid. Lagi po tayo mga minamahal, sigurista sa paglilingkod sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lagi nakataas ang kamay, mga minamahal, iman, nakataas ang kamay. Sapagkat doon po tayo pagpapalain. Tingnan po ninyo mga kapatid, kung mayroon po kayong radio receiver, mayroon po kayong TV, tanggalan ninyo ng antena. Pag iyan ay tinanggalin nyo ng antena, mga kapatid, malabo yan, mga minamahal, malabo yan, pati sound, malabo yan, mga kapatid. Subukan yung kabitan ng antena. Napakaganda ng signal, mga minamahal. Katulad din sa atin, pagtaas mo ng kamay, yan ay nakadiritso, mga minamahal, karakadaka mararamdaman mo ang banal at matamis na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal, ang kamay mo ay nakataas para sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ganun mga minamahal, ganun mga kapatid. Ay pero kung nakaganyan ka, ay wala. Wala talaga mga kapatid. Kaya maraming Kristiyano ang talunan mga minamahal. Pero yung talagang pitinaas mong kamay mo, laging panalo, laging matagumpay na Kristiyano. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Meron akong nabasa mga minamahal, ito hindi naman sa pagtaas ng kamay. Nabasa ko mga kapatid sa isang babasahin. Sapagkat siyempre, nagbabasa rin po tayo. Nabasa ko, sulat ng scientist, mga kapatid. Ang scientist, mga kapatid, na siyempre, walang scientist na hindi marunong. Scientist, talagang grabe yung pinag-aralan yan. Hindi mo basta-basta yan. Ang scientist, mga minamahal, ay sumulat, kapag tayo raw po ay pumalakpak, mga minamahal, ang dagdag ng buhay natin ay 3 araw. Oh? Isipin mo yun, pag pumalakpak daw po tayo, kaya ibig sabihin, sa ngayong araw, pag pumalakpak ka, may dagdag na 5 araw ang buhay natin. Huh? Sa scientist yun, mga minamahal. Sa scientist yun. Sa Diyos, habang buhay. Amen! Huh? 5 araw lang eh. Pero sa Diyos, habang buhay ang ibibigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya dito po, pagtaas ng kamay, pagpalakpak, hindi po natin yan tinitipid, mga kapatid. Sapagkat yan pala ay mayroon pagpapala po sa atin. Praise the Lord! Nung araw, mga kapatid, ang sabi ng ating beloved mama dear, anak, tingnan ninyo ang kamay ng inyong malapastor. Pag tiningnan po namin, bah, sabi ko iba ang kamay ng malapastor. Ang kamay ng malapastor, mga minamahal, yung mga buto po niya rito, usli yan, usli, mga kapatid, sa pagpalakpak. Mga anak, sa pagpalakpak yan ng malapastor. Ganun pala, mga kapatid, kaya grabe, mga minamahal. Yung palang pagpalakpak ay maraming pagpapala. Amen. Amen. Kaya, huwag po nating titipirin ang pagtaas, huwag po nating titipirin ang pagpalakpak. Nung araw nga eh, pag kumakanta si Nora Honor, kumakanta si Vilma Santos, grabe, palakpak. Pati pa ang pinapagpagsasahig. Oh? Oh? Pero sa ngayon, ating sasamantalhin ang pagkakataon. Bakit? Ang pinapalakpakan po natin, siyang nagbigay ng buhay sa atin, siyang nagpakas sa atin, siyang
ating karamdaman. Iingat sa mga minamahal. Siyang dapat po nating palakpakan. Siyang dapat po nating itaasan ng kamay, mga minamahal. Oh? Ang ating mabada Diyos. Isipin natin yan, mga minamahal. Papalakpak po tayo sa artista. Hindi naman natin kakilala yan. Oh? Pero ang Diyos, mga minamahal, napakabait ng Diyos. Pagpalakpakan mo siya, grabing pagpapala, mga minamahal. Amen! Oh? Grabing pagpapala. Mamaya-maya, pagpalakpak mo, pagtaas mo ng kamay mo, papatak na ang luha mo. Pagpatak ng luha, pinagpalang lubos ng ating pinakamalapay na Diyos. Kamalapaon, mga minamahal. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Amen. Lahat ng bagay ay itinuro sa atin ng ating minamahal po natin magulang sa malapain o magbatid. Kaya dapat po natin hindi kahiya, mga minamahal. Mayroon naligtas sa lugar po sa amin, dating Bible study sa bahay namin. May sakit sa puso, mga kapatid. Napakalaking tao, may sakit sa puso. Hindi inaya namin, sabi ko, dito ka sa bahay, magpuri ka. Pagdating sa bahay, mga minamahal, tumago sa kanto. Sabi ko, bakit? Ay nakikita ako ng mga kaibigan ko, kinakantyawan ako eh. Ay sabi ko, alin ang mas mainam? Yung magpuri ka, gumaling ka, o yung kantyawan ka ng mga kabarkada mo? Di, nahiya ako. Alam po ni mga minamahal, hindi nga bumila ng ilang araw, patay. Oh. Eh sabi ko, kahit ako pagtawanan, nagpupuri ako sa Diyos, ay hindi ako mahiya. Amen! Sapagkat buhay naman ako, kaysa ganun, mahiya ka magpuri sa ating mga Diyos. Ilang araw lang, patay po siya, mga minamahal. Napakalaking katawan, mga kapatid. Oh. Kaya, ibig sabihin, mga minamahal, nararapat lamang papurihan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mahiya ka? Wala po tayong dapat ikahiya, mga minamahal. Amen? Nung ako'y security guard, mga kapatid, security guard po ako, tanggal ang baril, mga minamahal. Tinatanggal ko yung baril ko, bala. Puri ako. Kahit ako pagtawanan ng mga tao doon sa kumpanya, hindi ako nahiya. Bakit? Ay pinagpala ako ng Diyos eh. Pinagaling ako sa aking mga karamdaman. Binago ang buhay ko. Pinagpala kami ng ating pinakamahal na Panginoon. Isipin mo yun, mahiya ka ba sa ganun, mga minamahal? Hindi dapat tayo mahiya, mga kapatid. Magpuri sa Diyos, mga minamahal. Naalala ko yung ano, yung kapatiran po natin dito. Yung inanak ko sa kasal, si Chanda. Sabi niya, tay, abang nanganganak ako, sigaw ako sa ospital. Hallelujah! Yung hallelujah raw niya, lapas, pati ospital, mga minamahal. Pag sabi niyang hallelujah, talsik yung bata. Mga batid, oh. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, wala po tayong dapat ikahiya. Sa bawat babanggitin po natin, mga minamahal, pagpupuri sa Diyos, yan po ay may kabuluhan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Oh? Huwag natin ikahiya yan, mga minamahal. Oh? Ay yung iba may karamdaman, ililihans mo. Pakisabi, hallelujah. Nako, hallelujah. Ayos, hindi marinig nung katabi. Ay wala, di nga talaga matatanggal yung karamdaman natin. Pag sumigaw ko, hallelujah! Talsik talaga yan, mga minamahal. Kaya dapat ganon ang pagsigaw, mga kapatid. Sigaw sa ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Yung puri naman, mga minamahal. Yung puri naman. Meron akong nakita, puri. Yung kamay niya nasa likod, mga kapatid. Nasa likod naman, nagpupuri yung mga kapatid na nasa likod. Yung mga kapatid natin, palakpakan. Sabi ko, mga pagpupuri na yan. Dapat ang pagpupuri, mga minamahal. Grabe, sumayaw ka, pumalakpak ka, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po pwedeng nasa likod ang kamay. Ang tawag noon, tikas pahinga. Tikas pahinga sa mga ROTC. Tikas pahinga. Oh. Eh, pero tayo walang pahinga rito. Nagpupuri tayo. Palapakan po natin ang Diyos. Kinakailangan puri sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Bakit? Bakit po tayo kinakailan magpuri? Awit, Kabanatang 103, ang talatay 2 at saka 3. Dito sa awit, sa banal kasulatan, dito sa awit 103, 2-3, ang sabi, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan.
na siyang nagpapagaling ng lahat ng inyong mga sakit. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal ng Panginoon. Everybody shout sa Lord! Napakabuti pala mga minamahal. Ba't ka mahiya? Bakit ka magpaparedress? Huh? Nakatikas pa nga. Magpuri mga minamahal. Para ang sabi ng magsulatan, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at ang huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng makasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Pumalakpak po tayo, mga minamahal. Kaya mga kapatid, mayroon po tayo mga minamahal bisita po rito. Grabe mga minamahal yung kanyang karamdaman. Puri siya, puri siya. Hindi niya iniintindi mga minamahal, basta puri lang siya. Ayan, may karamdaman. Matapos yung gawain, umuwi, gumaling na po siya. Huh? Ganun mga minamahal, ganun. Ganun ang pagpapala sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya puri talaga, puri mga minamahal. Habang tayo po'y nagpupuri, napapatawad ang ating kasalanan, gumagaling po tayo. Sa siniluan naman, mayroon akong naobserbahan doon nung maasayan ako sa siniluan. Brad, bakit ako di gumagaling? Bawat dalo niya, Brad, bakit ako di gumagaling? Paano? Pag dumalo siya mga minamahal, binabantayan yung makapatiran. Kaya sabi ko sa kanya, mabuti pa maging gwardiya ka na lang dito. Huh? Eh, binabantayan yung makapatiran. Sabi ko, magpuri ka. Para pag nagpuri ka, pagalingin ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Ganun mga minamahal. Ay yung kanyang tinitingnan, bakit daw siya hindi gumagaling? Eh, binabantayan yung makapatiran. Huh? Kaya sa atin mga minamahal, pinagpala po tayo. Sapagkat kapag tayo po ay narito sa ating manalagawain, sinusunod po natin ang kaluuban ng ating pinakamamalang. Uri talaga, umawit sa ating mga Diyos. Sumayaw po tayo mga minamahal. Itaas natin ang ating kamay. After po niyan, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huh? Sabi nga po rito mga minamahal, sabi po rito sa awit 101:5, dito po sa aklat ng mga awit, 100, talatang 1 hanggang 5. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat ng mga nalupain. Mangaglingkod kayo ng may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat. That's right. At sa kanyang looban na may pagpupuri. That's right. Magpasalamat kayo sa kanya. That's right. At purihin ninyo ang kanyang pangalan. That's right. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti. That's right. Ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman. Amen. At ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody shout sa Lord! Napakabuti ng Diyos. Ang sabi ng mga sulatan, magkaingay kayo na may kagalakan, mga minamahal. Kaya sasabihin ng mga iba, bakit kayang mga taga-Jismal Christian ay napakaingay? Hindi nila alam utos ng Diyos na magkaingay, mga minamahal. Magkaingay na may kagalakan. Hindi po sinabi, magkaingay kayo, mag-away kayo. Amen. Diba mga kapatid, meron po tayong alam, pinakamalaking kongregasyon, pananampalataya, pag sila'y nanalangin, wala kang marinig na kahit anong ingay, pero pag uwi ng bahay, doon mo mararamdaman, grabe ang ingay sa kanilang tahanan. Amen? Oh? Diba? Pag, grabe yun, pag nandun sa, wala nang ingay. Kaya nga po noon mga minamahal, sasabihin ko po sa inyo, nung araw, sabi ko sa aking bilanggag, sabi ko, turuan mo rin ako. Nang ano? Sabi ko, turuan mo kung magbilang ng munggo. Oh, alam po niyo yun, yung munggo na may nakatali doon sa baba. Kasi pag nakita ko, pag pumunta ko ng Quiapo, sabi ko, grabe, napakabanal ng binata na yan, no? Nakaluhod. Pagkatapos, walang imik. Sabi ko, turuan mo akong magbilang ng munggo. Kaya pala di ako natuto, mga kapatid, sapagkat hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ito pala ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Habang narito po tayo mga minamahal, magkaingay tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Magkaingay mga minamahal. Pero ang sukli naman ng ating pinakamahal na Panginoon, pagdating natin sa bahay, doon po tayo, walang ingay. Amen? Bakit po? Ay wala nang away.
Wala nang sagutan, mga minamahal. Iman. Eh, pero doon, wala kang ingay. Pag-uwi mo ng bahay, nako, kalampagan na lahat. Plato, nagliliparan, kaldiro, lahat nagliliparan. Pero walang ano yon, walang ingay sa kanilang pinanggalingan. Pero tayo, dito, maingay, pag-uwi ng bahay, tahimik. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, yan pala ang kalooban ng Diyos. Iman? Yung pala ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Kaya pinagpala po tayo, mga kapatid. Oh, magpasalamat, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung ating gagawin. Iman? Magpasalamat at magpuri. Kaya pupuri natin ang Diyos, mga minamahal. Ay doon nga sa Baguio, naalala ko yung sa Baguio, mga minamahal. Sa Baguio, putol ito dalawang kamay. O, paano po siya papalakpak, mga kapatid? Ay putol ang kamay. Alam po niyo, pinagdudunggol-dunggol ang kamay niyo. Dunggol-dunggol lang, ganun. O, nakapagpupuri siya sa ating pinakamahal na Panginoon. Iman, may kapamaraanan, mga minamahal. Di siya makapalakpak, wala ng kamay, dunggol-dunggol na lang. O. Kaya grabe, mga kapatid, binibigay sa atin ng katalinuhan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Naalala ko, mga minamahal, mayroon kami ipinag-pray. Sa unat dalangin ng ating minamahal, ginagalang po natin, mga pastor. Ito po ay stroke, mga minamahal. Stroke po siya. Di sabi ko, pray tayo. Sabi niya, Brad, hindi ko maiangat yung kamay ko. Sabi ko, pilitin mo, iangat ang kamay mo. Ay pag-aangat, mga batid, nabibitawan niya. Sapagat stroke ito, mga minamahal, stroke po siya. Ang kanyang nagawa, mga batid, upang maingat lamang yung kanyang kamay, bah, nakakita siya sa lugar na pwede ang isampa yung kanyang kamay. Isinampan niya, mga minamahal. Habang nagpipri po tayo, mga batid, naisampan niya yung kanyang kamay. Naisampan niya. Alam po ni mga minamahal ang himala ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang Diyos ay nagpadala ng lamok. Nagpadala ng lamok ang ating mabari Diyos. Dumapo sa kanyang mukha yung lamok, mga kapatid, at bigla niyang tinampal. Pagtampal po niya, mga kapatid, nagulat siya. Sabi niya, bakit ko natampal yung lamok? Yung pala, mga minamahal, yung kanyang kamay, ito'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin mo yun, mga minamahal. Dati-rati, hindi po niya maiangat yung kanyang kamay, tinutulungan. Ay nakakita siya ng sampayan, ginanun niya. Habang kami nagpipray, mga kapatid, sa unat dalangin ng ating minamahal, ginagalang po natin mula pastor. Biglang kinagat siya ng lamok dito. Tinampal niya. Pagtampal niya, doon niya nalaman, siya po ay pinagaling na ng Diyos. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, napakapalad po natin. Iman, napakapalad po natin. Pinakailangan pala. Itaas talaga ang kamay. Pilitin natin, mga kapatid. Pilitin natin. Kapag nalugod ang Diyos sa isang idlap, pagalingin po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan, mga minamahal, ang pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon. At naalala ko rin, mga minamahal, yung nangyari dito nung araw. Dito po tayo sa kay Doktora, yung anak ni Sister Lydia, dentro. Overnight din noon, mga minamahal, overnight din noon. Batang-bata po ito. Alam po nyo, hinugot niya yung nandoon sa outlet, mga kapatid, na kuryente. Aba, grabe yon, mga minamahal. Grabe yon. Talagang paghugot niya ng kuryente, mga kapatid, batang ito, wala musmus pa ito, mga minamahal. Paghugot niya, siklab ang kuryente, mga minamahal. Takbuhan kami, galing ako sa taas, takbuhan ko. Sabi ko, ba't nagkaganon ang ilaw? Yung palang anak ng ating mga kapatid, na kuryente na, hinugot niya ang kuryente, mga minamahal. Pero, iningatan po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Oh? Bakit po siya iningatan, mga minamahal? Sunog ang kanyang jacket, ang damit niya sunog, pero ang kanyang katawan, wala man lang sunog, mga minamahal. Oh? Grabe ang ating Diyos, nag-iingat, mga minamahal. Pero kung saan libutan yun, mga kapatid? Bah, sandali lang, baka patay yung bata. Pero tayo, iniingatan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Yan po ang pag-iingat ng Diyos, mga minamahal. Yung mga Israelita nung araw, mga kapatid, yung mga Israelita nung araw, patawid sila sa mapulang dagat, mga minamahal. Wala na po silang choice, mga minamahal. Pagtingin nila sa kabila, dito sa left side, mataas na bundok. Pagtingin nila dito, mga minamahal, napakalawak na disyerto, wala po silang mapupuntahan. Papatayin sila ng mga sundalo ni Paraon. Pag tumingin sila dito, mga minamahal, sa kanilang likuran, yung mapulang dagat, mga kapatid. So, wala na silang choice na makatawid. Wala na po silang choice na sila'y makatakas sa mga sundalo ni Paraon. Pero, anong bilin, mga minamahal, ng ating mabana Diyos? Sabi ng ating mabana Diyos, mga minamahal, kay Moses, saan ka man naroon,
anuman ang iyong kinaruroonan, pagdating sa kapamakan, itaas nyo ang inyong kamay. Oh? Yan ang bilin, mga minamahal. Kaya nung nandun na po sila, mga kapatid, nandun na, malapit na yung mga sundalo ni Paraon, mga minamahal, wala na silang magawa. Umakyat sila sa napakatirik na bundok. Tatakbo sila sa disyerto, mga kapatid. Pero harap nila, nandoon yung mapulang dagat. Paano sila nakatawid, mga minamahal? Yung pagtaas ng kamay. Doon po sila pinakinggan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating basahin, mga minamahal, dito po sa Exodo, Kabanatang 14, ang talata ay 10 hanggang 22. Dito po tayo sa aklat ng Exodo, Kapitulo 14, talatang 10 hanggang 22. At nang si Paraon ay nalalapit, ay tiningin ng mga anak ni Israel ang kanyang mga mata. At narito, ang mga Egyptyo ay sumusunod sa kanila. At sila ay natakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Egypto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Egypto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Egyptyo sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egyptyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon sapagkat ang mga Egyptyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. That's right. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Right. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit humihibik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. That's right, Holy. At itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo iyong kamay. That's right, sa ibabaw ng dagat. At hawiin mo at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. At ako, narito aking pagmamatigasin ang puso ng mga Egyptyo at susundan nila sila. At ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Paraon at sa buo niya hukbo sa kanyang mga karo at sa kanyang mga kabayo. At malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon. Pagka ako ay makapag-imbot ng karangalan kay Paraon sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nangangabayo. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humihiwalay at napasa hulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. That's right. At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto ng kampamento ng Israel at mayroong ulap at kadiliman gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi at isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag at niunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag at ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Right, hallelujah! Talatang 22. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa at ang tubig ay naging isang kuta sa kanila at sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos! Hallelujah! Itinaas ang tungkod at kamay, mga minamahal ni Moises at ang mga Israelita, sila'y nakatawid, mga kapatid, at hindi sila napahamak, katulad din po natin. Kapag laging nakataas ang kamay natin, mga minamahal, yan po ay lagi po tayong matagumpay na Kristiyano. Amen! Sapagkat dito po, haawi ng Diyos, mga minamahal, yung ating mga problema, yung ating mga kahirapan, mga minamahal, yung mga sagabal, anumang mga sagabal sa ating paglilingkod, sa ating pinakamahal na Panginoon, haawiin yan, mga minamahal, sapagkat hindi pa intulot ng ating mga Diyos na tayo po'y mapahamak. Hallelujah! Kinakailangan, mga minamahal, makatawid po tayo. Ibang,
Kinakailangan makatawid po tayo mga minamahal. Kaya nung araw mga batid, marami po tayo mga pagsubok na didaraanan. Ngunit sa pagtaas natin ang kamay, sa unat dalangin ng taong linisan ng Diyos, ang ating minamahal at ginagalang po natin mga pastor, nakatawid po tayo mga minamahal. Sa ngayon, lubos po tayong pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Tinatamasa po natin ang pagpapala mga minamahal. Hallelujah! Pinagpala po tayo ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Nakatawid po tayo mga minamahal. Kaya ang sabi mga batid na malasalatan, yumaon, magpatuloy po tayo. Hallelujah! Yumaon at magpatuloy po tayo mga minamahal, sapagkat tayo ngayon ay nakatawid na sa mga pagsubok po natin mga minamahal. Palapakan muli natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Magpatuloy po tayo mga batid. Pinagpala po tayo ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hindi maari mga minamahal sa ating paglilingkod sa Diyos ay wala na po tayong dadaan ng pagsubok. Mayroon pa rin mga minamahal. Pero mga kapatid, tayo ngayon ay nakatawid na mga minamahal. Nakatawid na po tayo. Kaya po rin ang Diyos mga minamahal sa apong pong ito, tumayo po tayo mga minamahal at awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Papurihan po natin ang Diyos mga minamahal. Napakabuti ng Diyos natin pinaglilingkuran mga kapatid. Abang nakataas ang ating mga kamay mga minamahal, inaabot ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hallelujah! Ano man mga minamahal yung ating kahirapan, ipaabot po natin sa ating mga Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Anong hiwaga ng iyong pag-ibig? O Jesus, sa tulad kong makasalanan, di mo ako pinababayaan. Di mo man lang iyong iniwan. Hallelujah! Patuloy ang pagpapala mo. Ngayon ako sa'yo'y nagbabago. Hallelujah! Pagmamahal mo'y walang kapangtan. Aking nadarama kahit ikaw'y binibigo. Masan mo ang iyong manap, masan mo ang iyong manap, iabot mo ang iyong mga kamay at biyaya mo bigay. Hallelujah! Hallelujah! Kalulumba ikaw sa akin ang siyang tumaraman. Buhay ko'y walang pag-ialan sa'yo. Sa kabigyan mo ibibigay. Di ba pila at matandaan? Ako'y susunod sa'yo. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan. Masan mo ang iyong anak, nagsusumako sa iyo man luman na sa ating paglalakbay. Kalatian mo ay aking mata. Hallelujah! Puri ka malapoy na unan na mga buti mo. Hallelujah! Sa araw-araw pabuhay. Mga minamahal, lahat ng ating mga kamay, itaas mga batid, nariyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ano man ang ating kailangan, alam ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Narito sa ating kalagitnaan ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
ating buhay. Haleluya! Di ko mahila at matandaan. Haleluya! Sa doon nais mo at ang puso sa sayo. Hanggang sa'yo, kaharian.
Diyos. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Pag itinas pala natin ang ating kamay, mga minamahal, iniligtas po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah! Sapagkat mayroon po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah! Magulang sa ating mga Diyos na tinuruan mo upang isabihin sa amin ang katotohanan. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Kapag ating alalahanin ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal, hindi maaari na hindi po tayo lumuha. Hindi maaari na po hindi umiyak, mga minamahal, sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Bawat isa po sa atin ay nakatawid sa mga pagsubok. Bawat isa sa atin ay nakatawid sa mga matitinding karamdaman, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah! At aking naalala, mga minamahal, may kapatiran po tayo, mga kapatid. Katulad po sa trabaho ng ating beloved brother, Joel Dorado. Alam po niyo, mga minamahal, ang lugar po na kanilang dinadaanan. Maraming mga pirata, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, Brad, pakipri naman kami. Ang dadaanan namin pinakamaraming pirata. Maraming pinapatay dito. Kaya mga minamahal, yung kapatiran po natin ito, sa magitan ng panalangin ng ating minamahal po natin magulang sa mahal na Panginoon, bago sila dumaan doon, mga kapatid, nakataas na ang kanyang kamay. Sila'y patuloy na iniingatan ng ating mabaril Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, ang pagtaas ng kamay, hindi po natin dapat ikahiya. Hindi po natin dapat ipaglikat, mga minamahal, ang pagtaas ng kamay. Kapag sinabi, mga kapatid, taas ang kamay, taas po tayo ng kamay, mga minamahal. Doon po tayo ililigtas ng ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan po natin ng ating mabaril Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pang ito, mga kapatid, wala po tayong bisita. Kung wala po tayong bisita, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pangangailangan sa lahat ng kapatiran. Kung tayo po, mga minamahal, ay mayroon pang mga taglay-taglay na karamdaman na hanggang sa ngayon di pa lubos ang gumagaling. Hallelujah. Tayo po yung manalig sa Diyos, mga kapatid. Ang lahat ng bagay ay magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sumandig po tayo sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. At ganun din yung mga ikaos na buhay. Yung mga kapatiran na hindi po natin kasama ang ating mga mahal sa buhay. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Banggitin po ninyo sa inyong mga labi, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Sa unat dalangin ng ating minamahal, ginagalang po natin, mga pastor. Upo dakilang Diyos, Ama naming banal sa pangalan ni Jesus. Sa unat dalangin ng aming minamahal, ginagalang po naman, mga pastor, Evangelist Mr. Almeida, the end time prophet of our living God, mga Panginoon, minsan pa sa apong ito, narito po ang iyong anak, mga Panginoon, sa bawat pangangailangan po namin, mga taglay na karamdaman, na hanggang sa ngayon di pa lubusang gumagaling, mga Panginoon, pagkaluban mo ng kagalingan, O Diyos, aliwi bawat magkapatiran. Malat na mga mahal na Panginoon, mga ikaos na buhay, pagpalain mo po sila, O Diyos. Hallelujah. Ganon din, mahal na Panginoon, sa kanila mga mahal sa buhay, hindi pa po nila kasama sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy mong buksan ang kanilang mga posisipan na sa iyo maglilingkod sa buong katotohanan. Lalo tigit sa lahat, ang aming minamahal, ginagalang po na, mahal na Pastor, Evangelist Mr. Almeida, mahal na Panginoon. Patuloy mong bigyan ng mga buhay. Patuloy mo siyang pakaingatan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy mong pagpalain kasama ang kanilang mga beloved children, mahal na Panginoon. Mga manggagawa, hallelujah, mga kapatiran. Pagpalain mo kami lahat. Ito ang iyong samot dalangin sa matamis at panisus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. At bilang pananampalataya po, mga minamahal, ipatong po natin ang ating mga kanakamay sa ating mga ulo at isipin po natin ang ating minamahal. Ginagalang po natin, mga pastor, ang nagpatong ng kamay sa ating mga ulo. At ang kaliwang kamay, idampi natin sa may taglay na karamdaman. Kung wala pong karamdaman, mga minamahal, may problema, itaas ang dalawang kamay. Ikaw sa buhay, dalawang kamay, mga kapatid. Nais maligtas ang kanilang mga mahal sa buhay, dalawang kamay ang itaas, mga minamahal. Upo dakilang Diyos, Ama naming banal sa pangalan ni Jesus, sa unat dalangin ng aming minamahal, ginagalang po naman, Pastor, sa hapong ito, aming pinagkakaisan at sama-samang sinasaway mga demonyong karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, kitong asma, anumang urtang lain na karamdaman na nagpapahirap sa manak ng Diyos, lumas ka sa pangalan ni Jesus, may kaos na buhay, cast out of Jesus, hallelujah, problem be solved, weakness cast out of Jesus' name, hallelujah, panlulupaypay, panlalamig, lumas ka sa pangalan ni Jesus, cast out of Jesus, be healed in of Jesus, hallelujah, 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 be healed in of Jesus, hallelujah, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, 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 praise the Lord. At bilang pananampalataya po, mga minamahal, itaas ang ating dalawang kamay. Dalawang kamay ang itaas, mga kapatid.
Huwag gawing biro, mga minamahal, sapagkat itong ating gagawin, ito po ay sagrado at banal, mga minamahal, yung pagtalon, pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord, sabay talon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Puri ng Diyos, mga minamahal. We love you so much. We love you in the Lord, mga minamahal. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon sa ating pagpapatuloy, sa ating managwain, sa ating announcement. Ipagkalo po sa aking may co-preacher, beloved ordinary preacher, Sonny John Stevens. Praise the Lord. Hello. God bless you po, beloved brother Cesar Pagana, my beloved co-preacher. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po. Dumako po tayo sa ating pong mga announcement. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Meron po tayong counseling sa mga nais po magpa-counsel. Lapit na po tayo dito po sa ating preacher's area. Ganon din po, meron po tayong lehans, yung mga nais po magpalehans, mga minamahal, lapit na po dito po sa Bandang Harapan after po ng ating closing prayer. At ang ating pong mananagawain, mga minamahal, ito yung araw po ng Linggo. Ito po ang ating general worship, ang alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At next Sunday, mga minamahal, praise God, ay Holy Supper po natin. Bling Linggo ng buwan, mga minamahal, ano po? Next Sunday ay Holy Supper po natin. At tuwing araw naman po ng Merkules, ang ating midweek service, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Araw po ng Biyernes, ang ating pong overnight prayer, alas 6 ng gabi hanggang alas 4 po o alas 5 ng madaling araw. Sa lahat po ng mga mag-aalay po ng bata, ang iyong pong mahal na mga anak ay kailangan po mga requirements maging ng mga magulang ng Xerox copy lamang po ng birth certificate ng bata at marriage contract po ng mga magulang. Ang ating pong TV program box, umiikot po yan mga minamahal. Ihulog na lamang po natin dyan ang ating mga pinagkakaloob, 10 pesos para po sa ating pong TV program. Mapapanood po natin mga kapatid tuwing araw po ng Sabado, alas 11:45 ng gabi, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade sa pangunguna ng ating ginagalang minamahal pastor, Evangelista Udi Almeda, ating ginagalang minamahal pastor, assistant pastor Lina Shalmeda, praise God, sa NBN Channel 4, praise God. At ganoon din po, mga minamahal, meron po tayong radio program, Jesus Miracle Hour, yan po'y araw-araw mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po yan ang ating gabi sa DZME 1530 kHz AM band. Ganon din po mga minamahal, praise God, ang ating pong venue, mga minamahal, praise God, meron pong mga ibinibigay na brown envelope. Dinidistribute po yan during testimony portion. Any amount, kung magkano po ang hipo sa inyo ng mahal na Panginoon o ang hipo sa hipo, mga minamahal, ang inyo po ipagkakaloob, mga minamahal, ilagay na lamang po dyan sa brown envelope. Nakalagay naman po dyan for venue, mga kapatid, yan po ay ating pinagsasama-sama para po sa pagbabayad po natin tuwing unang linggo naman ng buwan, mga minamahal. At ang ating pong collection, mga kapatid, July 6 at July 13, mga minamahal, ay nasa 6,405 pesos. Papalakpak po tayo sa mahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal, sa inyong patuloy na pakikisa sa pangailangan ng ating mahal na Panginoon sa pangailangan sa gawain ng mahal na Panginoon sa lugar na ito. Praise God. Puri ng ating dakilang Diyos. Meron po tayong Bible study tuwing araw po, mga minamahal, ng Huwebes, dyan po sa Santa Cruz Provincial Jail. Ngayon pong katapusan, mga minamahal, ng July 31 ay ika-anim na taon na po na ating Bible study na anniversary dyan po sa Provincial Jail. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos, mga minamahal, at katulad po ng dati, mga minamahal, tayo po ay nananawagan doon po sa mga hinihipo ng mahal na Panginoon, maaari po tayong magkaloob,
mga kapatid ko ng mga bagay-bagay para po sa ating mga kapatid sa pananampalataya na nasa loob po ng bilangguan. Yung mga na-save po doon, mga minamahal, tuwing tayo po magkakaroon ng anibersaryo, nagkakaroon po tayo ng nagbibigay po tayo doon, mga kapatid, ng konting salo-salo. May mga konting kasiyahan din po, mga minamahal. At yan po naman ay yan po naman, mga minamahal, ay sa ating pong tulong-tulong na pagbabahagi ng ating mga gagamitin po doon, mga minamahal. Pero last year, mga kapatid ko, wala po tayong bagamat anniversary, mga kapatid, medyo yung ating lang pong salo-salo ay wala po, mga minamahal, ano po. Kaya nawa ito pong taong ito, mga kapatid, praise God, nananawagan po tayo sa mga inihipo ng mahal na Panginoon, sa mga nais magkaloob, katulad po dati, yan po ay kung financial po yan, mga kapatid, o cash, ay yan po ay binibili po natin ng mga bagay-bagay, katulad po ng mga Colgate, toothbrush, sabon, mga kapatid, yung mga panlaban ng mga sabon, yung mga nasa sachet, yan, tinahati-hati po yan, ibinibigay po natin sa mga kapatiran po natin nasa bilangguan, mga minma. At yung pong iba naman ay bibili po, mga kapatid, ng mayandang pagkain kung ano po ang pag ikakasya ng ating pong mga ipinagkaloob. Kaya doon po sa mga inihipo ng mahal na Panginoon para po sa ating pong ika-anim na taong anibersaryo ng Bible study sa loob po ng bilangguan, mga kapatid, makipagkita o makipag-ugnayan lang po kayo dyan sa atin, Sister Information, mga mga sa mga nais nyo po ipagkaloob, mga kapatid. At pwede rin po sa ating mahal kapatid, ating brother, Sister Vicky Amen, mga minamahal, praise God, makipag-ugnayan at mga minamahal, para po dito po sa atin pong ika-anim na taong anibersaryo sa loob ng bilangguan para sa ating mga kapatid na naroon, praise God. Purihin po ating mahal po na tuwing araw naman po ng Saturday, meron po tayong Bible study rin dyan po sa terminal ng St. Rose Transport. Meron po sa dako po ng San Cristobal tuwing araw po yan. Sabado, alas 7:30 po ng gabi. Praise God. At ganoon din po, mga minamahal, praise God, meron po tayong follow-up ang mga workers. Meron pong follow-up every Tuesday and Thursday, mga minamahal. Kung meron po kayong mga kapatid, mga mahal sa buhay na nais po ninyong masharan, makipag-ugnayan lang po kayo, mga kapatid. Tuwing araw po lang Martes at Huwebes, meron po tayong follow-up. Kaya maaari po kayo makipag-ugnayan para sila po ay masharan po natin. Nais nyo rin pong madala sa paanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Tuwing araw po lang Martes at Huwebes, meron po tayong follow-up, mga kapatid. May practice po ang ating mga beloved adult choir, beloved youth and singers choir, ating mga beloved pioneer choir. May iwan po kayo, may practice, mga kapatid. At purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon po ay church anniversary ng ating balanagawain dyan po sa San Pedro, mga minamahal, ano po. Kaya andun marahil yung iba natin, mga kapatiran, ating isang instrumentalist na roon ipinalam nung nakaraan. Purihin ang ating mahal na Panginoon, tayo pinagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, praise God, sa pag-iingat po niya nitong nagdaang bagyo, mga minamahal. Sabi nga ng ating mahal na mga ngaral kanina, mga kapatid, tayo pong lahat ay binagyo at pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi mga kapatid, sa kabila ng napakalakas talaga, ay hindi po pinahintulot ng Diyos na magiba itong ating chapel at saka yung bubong. Talagang nung araw na yan, parang maglilipara na lahat eh, mga minamahal. Yung ating mga lona, talagang akala mo may bombang binabaksak dito sapagkat yung tubo niyan pumapalo doon sa bubungan. Bababa na naman, papalo na naman. Kaya lahat po yan, kalas lahat yan, mga kapatid. Kung napupunan po ninyo yung gutter natin, ayan na po, kita yung langit o yung ulap. Tanggal lahat ng alulod po natin, mga minamahal. At marami po pong inayos, mga kapatid. At pinagkakabit na lamang po lahat yan.
At yan po ay sa araw ng bukas, sisimula naman po ang paggamit. Mga minamahal, natapos na po yung iba dyan na mga yerong natanggal. Last year, ang mga naibahagi po, mga kapatid at nagastos po dyan, sa inyo pong patuloy na pagkakaloob ay 13,000. Mga minamahal, kasama na materialis lang po yun, mga minamahal. Yung mga natanggal po na alulod po dyan, yung iba, pwede pa eh. Pwede pang pukpukin po yun, yung mga tupi-tupi. Pero yung mga napunit na, ay maaaring palitan na po natin yun. Tsaka yung mga iba pang mga tubo, sira na, mga minamahal, praise God. At doon po sa mga inihipo po ng ating mahal na Panginoon, makipag-ugnayan lang po kayo dyan sa ating pong sister information. Bukod po dyan, mga minamahal, tayo po muna ay kukuha ng ating special offering para po sa pagpagawa o pag-repair ng ating bahay-sambahan doon po sa mga naalis at natanggal, nasira, ay gagawin po natin yan, sisimulan po sa araw po ng bukas. Tayo po muna ay manalangin. Unahan po tayo natin, beloved preacher, brother Roger Elbo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved ordinary preacher. Hallelujah. At itas po natin ay pagkakalaw para po sa ating special offering. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, Diyos ng mga payang sa lahat, sa mga payang ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mahal pang nun, maraming salamat po. Mahal pang nun sa mga unang bagay po timbang na gawain. Hallelujah. At sa mga resto, mahal pang nun. Hallelujah. Na kung saan po, mahal pang nun, kami dadako na po sa pagkakalabi special offering. Hallelujah. Para po sa karagdagang gastusin po sa iyong banal na gawain dito po sa Dawag ng Kalamba. Mahal pa na narito po, mahal pa namin mga minamahal na kapatiran. Nakataas po ako nila yung pagkakaloob. Patuloy mo silang pagpalain. Mahal pa na, hallelujah. Ito po aming samot na langin. Sunod at panalangin po ng mga magulang namin sa iyo sa makapangirang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Nais kong magbigay ang lahat ng nasa akin sa'yo iyalay. Hindi ko na kailangan pa ang tulot ng sanlibutan, basta't ikaw sa akin huwag mawawalan. Kaya asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago kahit kailan magmamatapos ang mundo nito. Magpapatuloy pa rin ako sa iyo. Bless you po. Patuloy po tayo sa ating mga announcement. Praise God. Mag-ingat po ang bawat isa sa pag-uwi, mga minamahal, sa pagtawid po ninyo. Tignan po ang kaliwat kanan kung wala nang sakyan, tsaka tayo tumawid. Maging sa ating pagsakay at pagbaba, mga minamahal. Praise God. At tayo po pinagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa panguna na rin po ng ating ginagat minamahal na Pastor Evangelista Witty Almeda, sa panguna at paglangis ng ating pinakamamahal po Jesus sa kanyang balagawain sa araw na ito. Maging sa ating mga minamahal mga kapatiran na kasulukuyan naka-online at kasama po natin sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan po ng ating pong website, mga minamahal, sa kanilang mga panunood
purihin ang mahal na Panginoon. At sa ganun din pong oras, mga kapatid, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, sa tuwing araw po ng Linggo, mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon sa makaidako ng araw. Purihin ang ating mahal. Palakpan po natin ang ating dakilang Diyos. At bago po tayo magtapos, ako rin po naman ay nagpapaabot po ng pagbati at pagpapaabot ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos sa maluwalhating pag-uwi ng ating mga minamahal na kapatiran mula sa ibang mga minors ng Lampagana po, ating Bilay Brother Michael Molino, ating Bilay Brother Joel Darato. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Uri ng ating dakilang Diyos, we love you in the Lord, but there is Jesus Christ loves you more. Tayo na pong lahat ay tumayo, mga kapatid, at tayo po manalangin sa ating pagtatapos. Narito po ating beloved brother Jimmy Pakaldo para tayo pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise God. God bless po, beloved ordained preacher, ordained sana dyan, Steves. Tayo po manalangin, mga minamahal, sa ating pagtatapos. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makaparehan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Pinoy Kristo. Sulat so, panalangin namin mahal, ginagalang mahal, Pastor, Evangelist Twiddy, Almeda. Maraming salamat po, mga Panginoon, sa tagumpay na pagtatapos yung panalawain sa bawat yugto, sa bawat nilangisan, mga Panginoon, simula sa joyful song, solemn song, sa mga buhay na patutuwa, ito kalakasan ng aming pangpalataya. Maraming salamat, mga Panginoon, sa pagbibigay, susi ng pagpapala, higit sa lahat, pasalamatan, mga Panginoon, sa Diyos, sa presensya na aming nadamahan, mga Panginoon. Maraming salamat, mga Panginoon, higit sa lahat, ang pasalamatan, mga Panginoon, sa Diyos, sa mensahe na ibanghil yung kaligtasan, idala ninyo mga ngaral. Maraming salamat po, mga Panginoon. Patuloy po kami dumadalangin sa mga Panginoon, may paabot namin sa iyo ang espesyal na panalangin, ang patuloy na kalakasan. Ang kumpatrikabiri na aming mahal na Pastor Evangelist Rudy Estrada Almeda na patuloy mo siyang gamitin sa kaligtasan na maraming pang kaluluwa sa buong daigdig, malapinon. Pagpapalain po, malapinon, ang bawat sa amin, marito, malapinon, sa aming samantalang paghiwalay. Pagpapalain po, malapinon, ingatan mo, iatid mo na maluhati ang bawat sa malapinon. Pagpapalain mo, malapinon, itong samot manalangin sa matamis na makatrayang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen. God bless you po, at habang tayo maawit, magkakamayan po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my peace. Yes, I love you. You are the Lord.